Marami sa ating mga subscriber ang hindi alam kung paano mahanap ang gateway IP address ng main router. Kaya hindi sila makapag-proceed. Yan yung number one problem ng mga nagko-comment sa ating video. May mga modem ba kayo sa inyong bahay na pinaglumaan na o hindi na masyadong gamit gaya ng mga Globe at Home, prepaid or postpaid Wi-Fi? Or kagaya nitong mga dalawang router ko dito na naka-stack lang. Huwag nyo ito itatapon kasi ito yung mga router modem na pwede natin gawing Wi-Fi extender. Maganda na ito kasi na-recycle mo na. Mas makakatipid ka pa. Kaysa naman bibili ka pa ng Wi-Fi repeater na minsan nasa 300 to 1,000 plus yung mga presyo sa Shopee or Lazada. May mga na-upload na tayo na video kung paano gawing Wi-Fi extender yung mga Globe at Home prepaid Wi-Fi modem. Ngunit, marami sa ating mga subscriber ang hindi alam kung paano mahanap ang gateway IP address ng main router. Kaya hindi sila makapag-proceed para yung mga modem nila gawing Wi-Fi extender. Yan yung number one problem ng mga nagko-comment sa ating video. Kung paano daw mahanap yung gateway IP address ng main router. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang tatlong paraan para mahanap ang gateway IP address ng main router modem nyo sa inyong bahay. Number 1, gamit ang laptop o computer. Dapat connected yung laptop na gagamitin mo sa network ng main router modem. So ngayon, nandito tayo sa ating computer. Pumunta lang kayo dito sa search box, tapos i-type nyo yung CMD for short sa command prompt. Tapos i-click nyo yung command prompt. Ito, click nyo yan. And then, ma-open yung command prompt na ganito. So, dito, i-type nyo lang yung command na IP config. Bali, one word lang po ito. Then, hit enter. Ngayon, yung laptop natin is connected sa network ng ating main router modem. Mapapansin nyo dito, via Ethernet LAN cable yung ating connection sa ating main router. Ngayon kung yung laptop nyo is connected sa Wi-Fi, dinisable ko lang kasi yung Wi-Fi ng ating laptop kaya kasi connected siya ngayon sa Ethernet port. Pag yung laptop nyo is connected sa Wi-Fi, ang makikita nyo dito, hanapin nyo dito yung wireless adapter. Let's say, siguro ito ata. So, dahil disconnected, so walang details. Okay? Ngayon, yung ano natin, laptop is connected sa Ethernet adapter. So, dito, nandito yung detalye natin. Hanapin nyo yung default gateway. At ito yung IP address ng ating, ito yung gateway IP address ng ating main router. So, guys, yung pangalawang paraan para mahanap natin yung gateway IP address ng main router modem is gamit yung Android phone. Usually, punta lang kayo dito sa Wi-Fi. Yan. Ngayon, for example, dito sa ating phone, i-click ko lang yung Wi-Fi ng aking cellphone. Then ngayon, connected na dito sa main router modem yung cellphone ko. Siguro may setting sa inyo dito, pero sa akin, details yung pipindutin ko para pumunta ko doon sa details information ng Wi-Fi na to. Okay? So, click ko yung details. And then, dito sa Wi-Fi ko, i-click ko lang itong icon na to besides sa kung anong Wi-Fi name na connected yung phone ko. Then, nandito na tayo, guys. Pag nakikita nyo na sa phone nyo yung ganitong details, may ano dyan, may advance, may mga ganito. Punta lang kayo dito sa advance. If makita nyo dyan yung network information ng phone, ng ano nyo, ng Wi-Fi connection, para sa akin dito, yung IP address, ganyan. Kung makikita nyo dyan yung gateway IP address, then okay na yan. Ngayon, kung hindi nyo nakikita, tulad sa akin dito, hindi ko makita yung
gateway IP address ng aking modem. Although nandito yung IP address, ito yung IP address ng phone ko, yung cellphone ko mismo. So 192.168.100.6. Ngayon, paano ko malalaman yung gateway IP address ng main modem kung saan nakakonect yung phone ko? So ang gawin nyo dyan, guys, kung meron kayo dyan nakikita na manage router, i-click nyo lang to, then mag-open yan ng website. So ito guys, yung nakikita nyo dito sa taas, yan yung IP address ng yan yung gateway IP address ng main router nyo, kung saan connected yung phone nyo. Okay, ganun lang guys. So in my case, 192.168.100.1 yung main router modem ko dito sa bahay. So guys, kung wala kayong Android phone, wala din kayong computer or laptop, so baka naman meron kayong iPhone, kasi ito yung tatlong paraan para mahanap natin yung gateway IP address ng ating main modem, yung main router modem, gamit yung iPhone. So kung iPhone naman yung gagamitin natin, ganito lang guys. Connect tayo sa ating Wi-Fi, tapos punta tayo sa settings, then Wi-Fi, and then dito may icon dito na beside sa Wi-Fi name kung saan connected yung phone natin. I-click ko lang to, ito yung icon na for information, and then dito guys, scroll down nyo lang, makikita nyo yung router. Ayan. So mapapansin niyo yung iPhone ko connected sa 192.168.100.4. Yung router details ko naman dito is 192.168.100.1. So obviously guys, yan na yun yung gateway IP address ng main router modem na connected yung phone natin. So, ganun lang guys yung paghahanap ng gateway IP address ng main router modem. Ngayon, meron tayo ditong dalawang naka-standby lang or hindi ginagamit ng mga router modem. Gagawin din natin tong Wi-Fi extender. So abangan niyo guys yung susunod natin na upload para dito. Hopefully nagustuhan niyo yung ating tutorial ngayon. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe, and then paki-like and paki-share na rin yung video na to. Maraming salamat. See you in our next video.